Mas gusto ko nga sana talaga yung breeding eh. Kaya minsan kaya di ako maglipad. Pero pagdating sa breeding, hanggang ngayon nagbe-breed pa rin ako kasi gusto ko talaga makapagpalabas nung ibon na alam ko na gagawa ng mas kakaiba pa. Nandito tayo ngayon kay Idol Melchor Galutera. Oy, welcome. Bigyan natin ng thank you. Bibingka. Always may salubong si Pare Reggie. Pagkaluhan niyan. So, kasama ko. Yeah. Ito yung look niya, mga kalapatid. Ang look ng champion breeder, champion partier. Kami yan eh. Salmon pansier at welder daw ni Boss Mel Galutera. Pankaranto. Taga saan pa yan? Taga Balgol. Ang shoutout dyan kala Marlon Noda. Taga Richmond, tsaka Kalagiyan. Tsaka Jody. Tsaka taga Paligol. Sila Emic. Chavez, tsaka sila Gonzales, Ruel. Tsaka si LA. Shoutout sa inyo. Solo winner. Taklaban champion. Solo super set. Solo puli. Ngayon. Minabig lahat ng ibo na to. Solo super set winner. Solo takloban. Mga kakto, ano? So, ito yung loop ni Idol Melchor Galutera. So dito umuwi yung mga winner. So, marami nga siyang winner. Lalo-lalo na sa south. So mga takloban. So sa kanya rin yung ano, nanay nung MacArthur champion, yung kay Roy Villa. Yan, yung mga itim, yung mga lahi ng unbelievable yan. So nandito ako sa look ni Idol. Ito yung look niya, pinasok pa natin. Okay na, buti, nakapagano ako. Napag-init, hindi nakakaya. Ayan, ang ganda dito sa loob niya. Oh. Ang ganda ng pasok ng hangin. Ganda ventilation dito. Maliwalas. Ito yung ventilation niya. Number one safe on ventilation eh. Kaya kapag yung ventilation mo maganda. Para hindi ito tatamaan. Ito pa yung young bird look. Pero sa ngayon, mga stock bird ito. Oo, oh, yan, all that stock bird. Nandito yung mga, ano, lahi ng mga magagaling. Puro inbreed lahat yan. Ito, kumikilatis ng ibon, yung kaibigan natin. Yan, kilala niya yan. O, dito nga, sa loob ni Idol Mel, nandito yung mga, ano, producer ng mga winner. So, sa kanya nga galing, yung nanay, nung MacArthur champion. So, yan, si Idol, oh. Morning. Mamaya, interview natin kung ano sekreto niya. Ito pa yung isa sa mga stock ni Idol Melchor Galutera. Anong team mo kaya si Ruel? Wala pa raw ano-ano eh. Ako pala si Melchor Galutera po. Fanshare din. Lumilipad po, naglilipad po ako sa PFC before sa RMPC tsaka sa SRPC din. So, ito pala yung ano ko, ito si Super Anbi. Yung madalas kong pinupo sa Facebook. Yan sa paborito ko ibon kasi yung achievements ito talagang ano, napakaganda rin. Kasi nung time na yon solo Super Set winner siya, Tacloban champion. Although marami kaming ano, live noon na iniload, pero siya lang ang live na nag-lock. Marami din nag-lock naman ng Tacloban ng time na yon. Pero siya lang ang nag-lock na live. Andami, kaya napaka-hose nito. At the same time, hanggang sa kaapupuhan siya nag-ano. Nagpo-produce talaga itong lahi nito. So si Super Anbi is combination ng Peter Sion tsaka na unbelievable yun. Hindi lang siya talaga purong Anbi. Nagdalupak pa ako. Stop. So, Idol Mel Galutera, anong mga bloodline na hawak mo dito sa look mo? Yun, ever since naman yung bloodline ko na hinawakan talaga from Ege Poas, yun yung mga Peter C. Tsaka mga Bandimbrook.
din, nagkaroon ako ng ano, ng mga sexy ni Jerry C sa mga kaibigan ko din galing. Dinevelop ko lang sila hanggang sa mapalabas ko yung gusto kong hipo tsaka gusto kong itsura ng ibon. Tapos recently yung nagkaroon ako ng unbelievable na lahi, nakakuha ko sa kaibigan ko na ano, nagkakalapati rin noon na nakakuha kay ano, kay Jaime na unbelievable. Kasi nakikita ko yung time na yun, yung lipan na yun kay Kuya Roland, talagang consistent yung ibon. Kaya lang laging kinakapo sa dulo yung ibon pero umuuwi. Kaya sabi ko, tingin ko siguro sa timpla lang, kolpo. Kailangan lang ng konting timpla. Nagkataon naman, nagmatch sila doon sa Peter C na ano, Peter C na hawak ko. Talaga naman naging spectacular naman yung ginawa ng ibon. Mahusay talaga. Oh, kumigilatis yung kaibigan natin, no? Foreigner. Yeah, perfect up yan. Ang may bumisita ang foreigner kay Idol Mel de la Terra. Yung nag-iisang Bombay ng Pilipinas. Kapatid yan. Siya yung tatay ni Super Ambi tsaka ni Super Duper. Ito pala yung ano, tatay ni Super Ambi tsaka ni Super, ano, Super Duper. Bali ano siya, straight siya na Peter C. Kasi pinagpares ko yung ano, yung original ko na Peter C tsaka yung Peter C ni Saldi through Kuya Roland Ramos. Ako tawagin nila si Marley. Pinagpares ko yun, ito yung lamabas. So, ayan yung producer. Ito yung producer ko na Peter C din. So mga kalapatid, sa hindi nakakaalam, dito nga galing yung mga magulang nung MacArthur champion ni Sir Roy Dilla. Yung champion sa national race, tapos yung MacArthur champion sa RRPC. So dito rin galing yung mga magulang. Si Idol Melchor Galotera ay nagbe-breed ng mga ano, magulang ng champion. Sa kanya galing. Ngayon, master breeder. Hindi lang master breeder, champion fancier din. Tanungin natin kung ano sikreto niya naman pagdating sa karera. Ito nga si Idol Melchor, master breeder nga. Tapos, lagi din nagpapa-champion ng Tacloban. So tanungin natin kung anong ginagawa niya ang preparasyon doon sa mga ibon niya, no, kapag inilalaban niya sa South. Yan, unang-una sa lahat, siyempre, kung sa tagal mo rin sa, yun, payo ko lang din unang-una sa lahat sa mga newbie, normal na talagang mamimili tayo ng ibon eh. Diba? Ano. So, para na masubukan natin yon, ililipad talaga natin para malalaman natin kung sino yung mga galing doon. Eventually, sasalain natin yon. Kahit sabihin mo finisher lang, okay na yon. Kasi doon ka na mag-uumpisa, alam mo tumatapos yung ibon, doon mo na ano, doon ka na magtitimpla, doon mo na gagawin, kakalikutin yung ibon para makuha mo yung tamang sistema tsaka tamang pairing na gagawin mo. So ganoon doon, pagka may sarili ka ng ano, may sarili ka ng linyada, may sarili ka ng blend ng ibon, malaki na ang chance mo rin na alam mo na meron ka na laging pauwi na ibon. Kailangan, hindi pwedeng hindi walang swerte, kailangan may swerte rin talaga yan. Pero alam mo sa sarili mo na talagang meron ka ng ano, sariling linyada ng ibon na ginagamit. So doon, pumapasok din yung sistema mo sa pag-alaga ng ibon. Pag-uumpisa talaga yan sa breeding. From the start pa lang, yung breeding pa lang talaga, kasi alam mo na meron ka ng breeder na napapauwi. So, ang pinakaano na lang doon, kung paano mo palalakihin yung inakay mo ng maayos, nang hindi nagkakasakit, may ibibigay mo lahat ng mga supplements sa para doon sa kailangan ng kakailanganin ng breeder tsaka ng inakay hanggang sa paglaki. Kaya napaka-importante yun. Mas gusto ko nga sa lahat talaga yung breeding eh. Kaya minsan kahit di ako maglipad. Pero pagdating sa breeding, hanggang ngayon nagbe-breed pa rin ako kasi gusto ko talaga makapagpalabas nung ibon na alam ko na gagawa ng mas kakaiba pa kaysa rin sa mga previous mo na mga na-achieve mo na sa ano, sa karera. So yung kay Sir Roy Dilla, sa'yo nga daw galing yung nanay. Anong lahi nung nanay nung ibon na yun? So yung kay parang Roy Dilla naman, kasi talagang kaibigan ko lang din sa ano pa lang, sa nung paman, estudyante pa lang ni Mrs. yan, talagang ano, nakakilala ko na yung si Roy Dilla. Talaga naman din may magaling na talaga na ibon si Roy. Kaya lang nung time na yon, syempre yung hindi ako naglilipad,
pumasyal dito sa akin, naghahanap ng magandang pamaris dun sa ibon niya. Knowingly kasi yung ibon niya is mga imil, yung mga lahi. Kaya ang sabi ko sa kanya, sa isip ko rin na magandang iparis sa imil yung mga banding brook. Kasi base na rin sa experience ko, tsaka sa mga na ano ko, perfect pairing talaga sila, yung imil tsaka banding brook. Kaya yun ang pinahiram ko sa kanya, yung inbreed ko na banding brook na ibon. So, yun, hanggang sa hindi ko alam din na may mga iba pa rin sa lahi ng ibon na ipinaris din doon, bukod doon sa imil, na nakakatawa naman, at siyempre, nakaka-proud din dahil part din ako doon sa pagkakapanalo ni ano ni Roy Delia, part din ng ibon ko, na talagang nag-match naman yung mga ano, nag-match yung pairing ng ibon niya doon sa ibon ko. Kaya yun, nakakatuwa din. Yung isa pang champion ng RRPC, sa mm-hmm. din galing yung lahi. Oo. Ano naman lahi nun? Yun, isa pa yun, nagulat lang din ako kasi nagkaroon sila ng special race. Parang last lap nila ng ano yon, ng ano, ng race nila, MacArthur. So nakita ko nga nagano yung naka-post nga yon, na kinongratulate si ano, parang Jun Uchi. Yan, ako pare ko talaga yan noon pa man. Ano? Kinongratulate ko yung si ano, yun pala. Nag-PM sa akin, sumagot sa akin, sabi niya, lahi daw ng ibon ko yon. Pinasingsing sa akin ano, 2 years ago. Tapos hindi na yata nila nailipad yung ibon, hindi naman nilang breeder. Kaya nangyari, ginamit nila, yun pala yung nag-champion nila ng MacArthur. Ano yung bloodline nun? Ano yun eh, combination ng Crack 52 tsaka Ambion, cross to sa Sexy. Kaya talagang ever since pa naman, maganda talagang combination yan, yung ibon na yan. Nananalo talaga kahit saan. Kaya nakakatuwa din, kasi ang nakaka-proud lang doon, nanalo yung ibon, yung lahi ng ibon ko, sabay pa sa MacArthur pa, pares first pa. Kaya pares lahi ng ibon mo. Lahi ng ibon ko, nakaka-proud. Pero ang credit talaga naman yun sa mga talaga naglipad, kasi sila din naman nagpakandang hirap nun eh. Sila nag-breed nun, sila nag-ano nun, sila naghirap mag-load, mag-training. Siyempre kung wala yung bloodline ng ibon mo, wala rin yan. Ano lang, part na lang din yan, pero proud din ako sa sarili ko tsaka sa ibon ko dahil laging part dun ng pagkakaano, pagkapanalo sa ibon sa kanila. Yun lang yun, talagang ano, marami pa naman nanalo, ay marami pa naman kumasa akin ng ibon na nanalo talaga. So kailan, mas pinaka-prestige talaga yung nanalo kasi MacArthur yun, tsaka national race pa yun eh. Kahit na sabihin mo sa isang club naman, kay pari yung Uchi, kahit na sabihin mong local club lang din yon, MacArthur pa rin ang nilipad nun. First pa, solo clocker lang din siya, kaya nakaka-proud din. So yun, pagkukuha kayo ng mga pang MacArthur, dito kayo kumuha. Kay Idol Melchor Galutera. So yun, maraming salamat sa iyong pagpapaunlak, Idol Melchor Galutera. Kayo pa, alam mo naman, ninaw pa matayo pa naman ang anak. Saka, pagkakilala ko ng ibon, kay pare Reggie rin ako mayroon ng ibon. Part din yan ng mga nananalo ko ibon, kay pare Reggie. Kaya anytime yan, sina Reggie. Kung may hirami na ibon dito, kung may hirami na ako, nagpakaano na kami, hirami na kami. Pwede pala ako maghiram dito. Dadali mo, dadali na natin yung overall champion ko. Eh siyempre, binabati ko na ko na sa lahat yung pamilya ko, si Arlene, si Kambal ko, si Trixie. Minsan, hindi naman ako mahilig mag-post ng mga bumibisita sa akin eh. Ever since naman niya, wala naman ako inaano. Ang dami, pero andyan lang sila lagi naman para sa akin. Ano. Salamat, tsaka ano, salamat din sa inyo, Reggie, tsaka kay Paring Bumbay na nakapasyal dito. Yun, thank you. Ayos. Ikaw, ano masasabi mo? Bili-bili na, baka maubusan. Nandito pa sa idol, si Richard Bokbiray. Nandito po tayo sa loop ni Mr. Melchor Galutera. Ang isa sa pundasyon na nagpauwi ng MacArthur. Ito pala si Idol. Yeah. Yeah. Hello! Shoutout nga pala dyan sa mga batang Malate, batang Paco. Kailatan Santillan, Eli Chapere, San Andres Group, Mata sa Lupa. So, ito si ano, yung MacArthur champion, si Sir Roy Delia. So, nandito nga siya. Nandito kami kay Idol Mel. Mukhang mamimigay na ng balato si Sir Roy. Kasi nga, yung ibon niya nanalo, eh dito galing yung nanay. Yo, binabati ko yung kaibigan ko. Si Mel. Yeah, sino parang ano? Nang sa ano? Parang tipoy. Eh, what? Nanawa na sa aking interview. Parang ayun naman.
confine sa ospital sa akin interview. So mahirap din pala ang ano. Mahirap pala maging ano? Maging champion. Maging champion. Na-combine. 220 over 120. Ano 'yun?